Good morning, everyone. Good morning, guys. We are outside now and we are going to the market and buy for today's lunch and dinner until the budget for 1 week. So, mamimili tayo ngayon, guys. Tapos vlogging na rin. So we are outside for the market and also vlogging. So ayan, magba-vlog tayo at magchismisan na rin. So salamat na lang sa Diyos at mayroong vlog, kaya meron tayong extra na kaibigan. So vlogging is my friend and our friend. Because in abroad or in Europe is, sorry guys, we are always alone. That is why vlogging is for us very important. So let's go, guys. Lord, tulungan niyo po kami sa aming biyahe. Ganda ng ano na yan, simbahan. Cute. Very cute. The church, the small church is very cute. That chapel. Cute-cute niya. Ganda-ganda. So, yun guys. As you can see, we are in winter country. So, I live already here almost 24 years in Austria, Europe. And the life is ups and down, but the ups is always greater than downs in life. So yun guys, the snow is white. So I always love the snow, but last 10 years ago, the snow is really not really every day, but that is why we are thankful that we have a little bit snow, as you can see. But in the mountain, there are always snow, like 1,000 meter sea level high, there is always snow. But if I have time, so we will go to visit the mountain and see the snow there, because now it's really not too much snow to expect in until three weeks, because I already looked to the weather forecast and there are no sign of snow. So ayun, sayang naman kasi wala ngang snow, pero ano naman magagawa natin, talagang ganun. Minsan ganun talaga ang buhay, talagang hindi tayo maka 100% na ang nature is ibibigay sa atin lahat. Kasi guys, alam nyo, kapag maraming snow, nagpapadulas kasi kami sa snow at ano lang, naglalakad lang kami, na yung suot namin is para sa snow, na sapatos at coat na para sa snow. Kaya minsan nai-enjoy din talaga namin kahit na super lamig. Kagaya ngayon, minus 2 degrees Celsius ang actual temperature namin. Parang summer lang ang itsura niya, pero sa totoo lang, super lamig. Kaya nga ang suot ko makapal eh, kasi ganun talaga. Meron pa akong t-shirt, meron pa akong sando, meron pa akong long sleeve, at meron pa akong winter coat. At ang aking suot naman na legging ay pang thermal legging.
pwedeng dublihin at pwedeng isa. Pag duble, mas maganda kasi mas ma-feel mo yung init sa katawan habang naglalakad ka sa minus degree Celsius. So kasi yun naman din ang outfit for winter. Ang hirap no, kasi minsan talagang iniisip ko pa ano kung anong sisipin, sasabihin ko, kasi ang hirap pala pag tatlong salita, kasi marunong na ako mag-Tagalog, marunong ako mag-German, marunong pa ako mag-English. Yung English ko naman siyempre hindi ganun kadali, kagaling, pero kahit papano pwede na. So yun, and guys, as you can see the white spot in the field, because that is the white is snow for 4 days, so like 4 days, because every night is always until minus 10 degrees Celsius, so that is why the snow is still in the ground. At ngayon dadaan naman tayo sa mga kakahuyan, guys. So dito minsan may mga tumatawid dito na wild animals, yung mga usa yan, the deer sometimes is here crossing the street, the road in the night, and sometimes also daytime they are crossing the street, because this is for the wild animals, this is their home to live the forest. So sometimes also wild rabbit, they are very nice. So ayan yung ang cute-cute ng tractor. Buti, salamat, nag-extra ka sa vlog ko. Thank you. Bye, tractor. Mabuti naman nag-extra ka sa vlog ko. Salamat, kasi magpaganda ka rin ng vlog. The tractor is also a display for my a good display for my vlog. So guys, the road is Scott is with salt. This is the road where they scatter the salt for against the slippery. So that is why, as you can see, white, black and white, because of the salt and the cold, also the very cold temperature. Kaya maputi-puti yung kalsada, kasi asin yan eh, dahil sinasabugan nila ng asin yan, guys, kasi no choice, kailangan sabugan talaga, dahil sobrang madulas ang malamig na panahon sa gabi. So hindi na pagkapaghintay yung isa, nag-ano talaga siya, nag-overtake. So yan, daming kabayo. Ay naku, lalapitan nga natin yan minsan. Lalapitan natin yung kabayo na yan. Doon tayo dadaan, guys. Daan tayo doon sa kanya. Kasi dyan dumadaan yung, dyan sumasakay minsan yung anak ko pag na-detrain siya papuntang trabaho. So dito tayo dadaan. La 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 la. Bahay na yan sa right side. Ayun, cute-cute na. Ano ba yan, bahay? So, cute na mga bahay dito, guys. So, talagang ganda dito. Mga tahimik ang kanilang lugar. Small barangay here, but it's very, you know, it's very peaceful and silent. It's not too much building. Just a few houses, but it's really silent place and peaceful place. So, nakikita pa rin natin ang mga puti-puti sa kalsada, dahil yan ay snow pa rin na nag-frozen dahil sa minus degree Celsius sa gabi. Ganda-ganda dito. Minsan nga pag may oras, mag-ano ako dito. Cute ang bahay na yun, guys. Alam nyo, minsan,
pag ako lang naglalakad mag-isa, alam yung ginagawa ko, nag-ano lang ako. Naglalakad, nagwo-walking, tapos nagba-vlog, tapos tinitingnan siyempre yung mga magagandang bahay at mga simpleng bahay. Lahat tinitingnan natin ang beauty ng ating nature. Ganun kasi ako guys, lahat talaga na-appreciate ko sa maliliit na bagay at sa malalaki na bahay. Grabe talaga. Mas, siyempre nga naman, laki kami sa hirap, laki kami sa isang kahigit at isang tuka. Kaya talagang na-appreciate mo yung mga bagay na maliliit mula sa maliliit hanggang sa malalaki. So, siyempre, mas gusto natin na umaman tayong lahat at mas marami tayong pera para ano natin sa buhay, yung ating assurance sa ating sarili at sa ating mga anak. Talagang ganun naman ang reality ng buhay. But, what we have now is just appreciate and enjoy. With the magiging mabuting tao lang tayo sa kapwa. We don't need to harm the other people. Also, when we have when we are not good in mood, so but we have to control our words and our action, not to harm anybody. Kasi napaka-importante yun na hindi natin tinatarayan yung mga tao, hindi natin sila tinataasan ng boses. Kasi kahit ako din, ayaw na ayaw ko sa lahat na sinisigaw-sigawan ako. Diyos ko po, maniwala kayo niya na ayaw ko sa lahat. Talagang mag-aaway tayo. Mag-aaway talaga tayo pag tinataasan ng boses. Pero talagang nakukontrol ko din kasi nga, siyempre, ayaw ko ng gulo ba? Ayaw ko ng nagagalit, nasisira yung ating araw, guys. Kaya dapat talaga i-control natin ating emotion at huwag tayong magpapadala sa mga sa init ng ating ulo. Kasi alam na. Hindi maganda yung nagagalit tayo kasi nagkukulubot ang ating balat. Alam mo yun, mas maganda pa rin yung lagi tayong nakabiti. Ngayon, pag hindi naman talaga natin type na magsalita, just be quiet at huwag tayo magsunod. Huwag tayo maghirap ng mata. Kasi pag nanghirap tayo ng mata, hindi maganda eh. So, wala pa. Yun, minsan kasi mga anak ko ganun, minsan may oras talaga na nanghihirap sila ng mata kapag ka. Nagtataray na rin si nanay. Kasi minsan, minsan lang naman, siyempre dinidisiplina ko sila para matuto sila maging dependent sa sarili. Mahirap kasi pag laging dependent pag dependent ang bata kasi, ano ba tawag dun? Oo, tama. Pag dependent kasi yung bata, hindi siya masasanay na maging independent. Kasi tayo mga Pilipino, kasi masyado tayong dependent sa ating mga kapag-anak. So, dapat marunong din tayo mag-adjust. Kung nandyan yung ating kamag-anak, is okay. Pero titingnan din natin na kailangan kumilos tayo mag-isa, magtrabaho tayo mag-isa, maglinis tayo mag-isa, ganyan. Mamalingkit tayo mag-isa, mag-apply tayo ng trabaho mag-isa. Kasi para rin yun sa ating strong mind at saka strong personality. Kasi guys, hindi naman lahat pa na, hindi naman kasi natin lahat pa pangako na nandyan ang ating mahal sa buhay. Araw-araw. Kasi nga, siyempre, diba, alam natin. Alam naman natin yun ang ibig sabihin. Ha? Alam mo yun. Siyempre, pagdating araw, may asawa si ate, may asawa si kuya, may asawa si ante, yun, ganun ba. So, at least para pagka ganun tayo, masasanay na tayo sa nag-iisang buhay at mag-dependent na tayo. Independent naman tayo sa buhay. Kung masasanay tayo na ginagawa natin ang ating mga bagay-bagay sa buhay sa pagkaroon. So yun guys, alam nyo, dito sa Europe, sa Austria, Europe, nung dumating ako nung year 2000, siyempre winter, alam mo na kapag winter, lamig na lamig ka, tapos hindi mo alam kung paano mag-gis ng tama. Kasi dito kailangan talaga pag winter, ang isusuot mo talaga lahat ay
pants or legging or thermo legging, thermo pants, thermo jeans, thermo shoes. Yung talagang pang-winter na mga gamit. Kasi hindi ka pwede magsuot ng mga gamit na pang-summer. Kasi nga, yan ay lalamigin ka talaga. Kagaya ng bago pa lang ako dito. So, sayang, dapat pala pag nasa abroad ka, lagi kang magtanong sa ka sa mga kakilala mo, sa mga kapitbahay mo. Magtanong ka, huwag kayong mahiyang magtanong, guys. Kasi nakakatulong talaga ang magtanong. Hindi pwede nasundin natin kung anong nasa isip natin na hindi pa natin tinatanong ang tao, nag-alinlangin na tayo. So, dapat talaga nagtatanong tayo. Kamag-anak mo man yan, kaibigan mo man yan, o ibang tao man yan. Basta magtanong ng maayos. Kaya siyempre meron namang mga puti na pag tinanong mo hindi yan sasagot. Eh kung ayaw na sumagot, magtanong ka ulit sa panibagong tao. Kasi guys, may mga tao talaga na ready silang sumagot sa iyo ng maayos. Sa experience ko, may mga nagtataray ayaw talaga sumagot pag tinatanong. Ang simple lang nila sagot, hindi ko alam. Tatalikod na sila. Kasi ganun ang mga puti, guys. Hindi sila kagaya natin na akala mo magsayang sila ng parang sa iyo na ganyan-ganyan. Isa lang ang sagot nila, yes or no, ganun sila. Kasi mahalaga sa kanila ang minuto. Seconds is mahalaga sa kanila. Dahil mahalaga sa kanila ang pera. Dahil ang pera yun ang pambayad nila ng sa kanilang upa, pambayad sa kanilang bills. Yun ang importante sa kanila, guys. Hindi yung chika-chika. At alam, at sila ang mga puti. Ang mga puti talaga, napaka-disiplin sila sa oras. Ganun sila, guys. Parang discipline lang talaga sila. Lahat ng kanilang oras is doon nila ginagamit sa mga sa oras na pwede silang makapera. Ganun sila. Kaya tayo mga Pilipino, huwag tayo magtaka kung nasa ibang bansa tayo is ganun sila, na wala silang oras, halos nakausapin tayo dahil doon sila nagsasaya ng oras kung saan sila kumikita ng pera. Hindi sila masamang tao, hindi. Talagang importante lang sa kanila ang pera, dahil ang pera doon sila nakakapag bayad ng kanilang mga bills. Yun ang una sa kanila. Kasi hindi sila, guys, mahilig mangutang. Yan. Hindi po sila mahilig mangutang. Talagang nagtatrabaho po sila ng hard para makumita silang ng pera, para meron silang pamalikin. Ganun ang mga puti, guys. They are not bad. They are just disciplined people, and they are just, you know, 100% for their life. So, kaya, siyempre meron namang iilan na talagang bibigyan ka talaga ng oras and kindness, but most of them are time is for them is very very important for money and for so that to pay their bills on time. Ganun sila kasi on time sila, kaya ganyan din ang kanilang buhay. Maganda ang buhay nila kasi meron silang sariling inuupahan, hindi sila nakikitira sa nanay at tatay, at hindi rin sila nakikitira sa mga kapatid kasi talagang sinisikap nila na mag-isa sila sa apartment, dahil ganun talaga ang kanilang disiplina sa sarili. Ganun, guys. So thank you so much, guys, sa inyong walang sawang pag suporta sa aking small tech. Thank you. Thank you, guys, sa inyong lahat. Thank you so much. Bye, guys.